Nagbunga ng pagkakaisa ang pagpupulong ng mga leader at manggagawa ng Cavite Mission sa ginanap na direction setting sa bugtong Lipa City, Batangas. Doon ay inilatag ng Mission Administration and Directors ang mga panukalang programa at paglilingkod sa buong taon na sinuportahan naman ng mga church leader mula sa tatlong area ng nasabing misyon. Si Patrick Vista para sa Balitang May Pag-asa. Tagumpay at maluwalhating nairaos ng buong Cavite Mission ang direction setting para sa mga elders and pastors ng buong Cavite Mission. Ito ay ginanap dito sa LMS or Literature Ministry Seminary dito sa Lipa, Batangas. Ang Cavite Mission direction setting na naganap dito sa LMS Lipa, Batangas ay may temang Synergy, Unitedly Working for the Lord. Dinaluhan ang direction setting na ito ng mga elders, youth elders, pastors at iba pang mga representatives ng tatlong area ng Cavite Mission. Itong direction setting na naganap ay pinangunahan ng Cavite Mission pastors and directors. Na dalhin sa inyo ang tema na ito na synergy. Unang pumunta ang Area 2 sa direction setting ng Cavite Mission. Ang Area 1 naman ay sumunod pagkatapos ang isang linggo at sinundan ng Area 3 sa huling linggo ng Enero. Tunay na napakabuti ng Panginoon ng kanyang tipunin ang lahat ng elders together with the pastors ng Area 3 dito sa lugar na ito. Tunay na kapakipakinabang ang isang direksyon na layunin ng Panginoon na maiangat ang antas ng Ebanghelyo at higit sa lahat ay maiayon ito sa plano ng Panginoon. Sa unang araw ng direction setting na ito, ay nagkaroon ng evening worship at group dynamics sa bawat district. Sa ikalawang araw naman ay ang araw ng Sabat at pagkatapos ng Sabat program sa umaga ay nagkaroon ng orientation at direction setting sa bawat area na ito ay pinungunahan ng mga pastors at directors ng Cavite Mission. Sa huling araw naman ay nagkaroon ng iba't ibang activities at mga palaro na sinalihan ng lahat ng mga dumalo. Pagdating sa tinatawag na evangelism, yung reach one. So, nakita ko roon na kung ito ay magagawa natin, matutupad yung sinabi ng ating propetisa na talagang kailangan mag-work together ang pastor at saka miyembro ng ating mga iglesia. Yung mga kapatiran sa church na hindi natin napapansin, yung maliliit na miyembro, yun po yung nagiging dahilan na nawawala po. Kaya mga kapatid, sobra po ako na-amaze. Yung nabanggit ni Pastor Kino sa kanina na talaga sobra po akong natas na parang igi na akong bumalik sa church para maparating sa kanila yung magandang mga programa ng church para po lumago ang simbahan. So maganda po na sa iglesia, sa loob po ng iglesia ay meron po tayong pagkakaisa. Dahil doon po ay mas lalo po tayong mapapalapit po sa ating pong Panginoon. At ito po ay maibabahagi ko rin po sa iba pagdating po sa lokal na iglesia, yung mga natutunan ko po rito at ito po ay maganda at talagang mapapakinabangan po ng lahat. Mula po dito sa Lipa, Batangas, ako po si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.